Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Darrell ang paglalaban ng damdamin sa kalooban ng dalaga. Hindi niya alam kung saan galing ang ligaw na damdamin kumudlit sa kanyang puso. "That's monstrous," sigaw ng utak ni Darrell sa narinig na kondisyon ng ama. Hindi madaling matatanggap ng isang ina ang mapalayo sa kanyang anak. Bulong ng kanyang isip. At ayaw man ng binata, nakadama siya ng awa kay Alessandra. "So, anong pasya mo?" "Papa, I think hindi magiging madali para sa kanya ang magpasya sa bagay na iyan. Isa pa, hindi pa naman tayo nakakasiguro na anak ko ang bata. So, anong pasya mo?" "Well, kung talagang gusto ninyong maging maayos ang kalagayan ng mag-ina hanggang makapanganak siya, wala na akong magagawa kundi tanggapin ang pasya ninyo na patirahin siya sa bahay ko at alagaan ang kanyang pagbubuntis. Kagaya nga ng sinabi ko na sa inyo, ayokong may maging dalahin sa konsensya ko kung sakali." Ilang sandaling natahimik si Isagani. Waring, nililimi ang sinabi ng anak. "Okay na ako sa pasya mong iyan." "And how about you, Iha?" Pagkuway, baling nito sa dalaga. "Wala ako talaga akong mapupuntahan. Wala akong choice kundi pumayag na rin para ho ito sa anak ko." "Good. It's settled then. Kapag nakapanganak ka na at napapatunayan ko na anak ni Darrell ang bata, pakakasalan ka niya. Iyon ay kung kaya mong tanggapin ang mga kondisyon ko. But for the meantime, kami na muna ang bahala sa mga gastusin mo." Napayuko na lang si Alessandra. "Sige ho. Good. I have to go. Bahala na muna sa iyo si Darrell. Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya sasaktan. Hindi na nakit ang anak ko. Actually, concerned nga siya sa pagbubuntis mo. So, relax. Hindi kailangan ma-stress ka at baka makasama sa bata." Mahabang mahaba na ang tinig ni Isagani sa pagkakataong iyon. "Salamat ho." Ilang sandali nang nakakaalis si Isagani ay nalulukob pa rin ng katahimikan ang silid na iyon. Waring, nagpapakiramdaman sila kung sino ang unang magsasalita o manunumbat. Maya-maya ay napabuntong hininga si Darrell. "Okay, magpahinga ka na ha. Huwag ka nang mag-isip. May kukunin akong private nurse. Siya na ang bahala sa iyo. Makakasama sa bata ang masyado kang ma-stress. Baka mag-premature labor ka." "Salamat." "Siya nga pala, anong pangalan mo?" Alessandra." "Alessandra, maganda. Bagay sa iyo." Pagkuway, humakbang na ito palabas ng silid na iyon. "Kailangan kong makausap si Cassie. Baka mahabol ko pa ng paliwanag ang galit niya sa akin. Baka makinig siya sa akin. God, hirap na hirap akong ayusin ang relasyon namin nang magkabalikan kami hanggang sa mapapayag ko siyang pakasal na kami para maging maayos na ang lahat. Yun pala ay ganito lang ang mangyayari." Minsan pa ay gusto na namang sisihin at awayin ng binata si Alessandra pero pinigil na lang niya ang sarili. "It's useless. Baka makasama lang sa kalagayan ng pagbubuntis nito." "Sorry ho, sir. Wala ho talaga rito ang mag-anak. Kaninang hapon pa ho bumibiyahe patungo sa Amerika." "Hindi ako naniniwala sa iyo." Galit na bulyaw ni Darrell sa katulong ni Nakasi. "Nariyan siya sa loob, hindi ba? Pati ang mga magulang niya. Papasukin mo ako. Kailangang makausap ko sila. Magpapaliwanag ako sa kanila. Wala ho akong magagawa kung ayaw ninyong maniwala, sir. Pero kung gusto ninyo, pumasok kayo para makita ninyo na wala sila." Niluwangan pa nito ang bukas ng pinto.
Hindi malaman ni Daryl ang iisipin. Hindi niya alam kung kanino ibubuntong ang galit. Damn! Sa huli, ngit-ngit na tinalikuran na lang niya ang katulong at nilisan ang lugar na iyon. Bumalik siya sa ospital para alamin ang kalagayan ni Alexandra. Gusto na naman niya itong sisihin at awayin dahil wala na yatang pag-asa ang relasyon nila ni Cassie. Pero pagpasok pa lang sa silid ng dalaga ay lihim na siyang natigilan nang maulinigan ang pag-uusap nito at ng obigayne na nakatalaga rito. Talagang ganyang edad ng sanggol sa tiyan ay napakalikot na niya, iha. Nakangiti pang sinalat ng doktor ang tiyan ni Alexandra. Talaga ho? Sa bagay, nagugulat nga ako sa tuwing kikislot siya sa loob at maninigas ang puson ko para bang gusto na niyang lumabas. Bahagyang sumilip sa siwang ng pinto si Daryl para makita ang reaksyon ng mukha ni Alexandra habang nagsasalita. Ah, kay tamis ng ngiti sa mga labi ng dalaga. Nakasungaw ang kakaibang kislap sa mga mata na tila ba lunod na lunod sa kaligayahan ang poso nito. Mainipin ang bibi mo ha? Anyway, mainam nga rin kung magalaw ang bibi, ibig sabihin ay healthy siya. Talaga ho? Narinig mo iyon, bibi? Minsan pang hinimas ni Alexandra ang tiyan. Healthy ka raw. Yun talaga ang gusto ko, ang maging healthy ka. Gagawin ko ang lahat para sa iyo ha. Ganyan nga, lagi mo siyang kakausapin. At anuman ang problema mo, huwag mong masyadong intindihin ha. Masasagap iyon ng anak mo at magiging negative ang pananaw niya sa buhay. Hayaan ho ninyo, pipilitin kong huwag maapektuhan ng problema. Good. So, iyong mga vitamins mo, make sure na nasa oras at regular ang pag-inom ha. Oho. Nang palabas na ang doktora, ay agad na humakbang palayo sa pinto si Daryl. Kumubli siya sa pasilyo at nang matiyak na nakalayo na ito, ay saka siya humakbang pabalik sa silid ni Alexandra. Nakaupo pa rin sa kama ang dalaga. Panay ang himas sa malaking tiyan. Kumustang pakiramdam mo? Malumanay ang tinig na tanong ni Daryl. Napataas ang mukha ng dalaga. Okay naman. Hindi na humihilab ang tiyan ko. Tila natataranta si Alexandra sa pagsagot. That's good. Siya nga pala, pinagdala kita ng ubas at kahil. Kainin mo. Kaswal niyang inilapag sa naroong misita ang mga dala. Salamat. Anong sabi ng doktor? Kailan ka raw pwedeng lumabas? Kahit daw bukas ay pwede na basta iniinom ko lang sa oras ang mga gamot ko. Sige, ipapaayos ko na ang magiging kwarto mo sa unit ko. Siya nga pala, kung sa akin katitira, huwag mo na munang intindihin ang mga kasunduan at kondisyon ng papa. Baka makasama iyon sa baby. Saka na lang natin intindihin iyon kapag makapanganak ka na. Ikaw ang bahala. Kapag nakakain ka na nga ng mga dalakong prutas, matulog ka na muna ha. Oo. I have to go. Sige. Akmang hahakbang si Daryl patungo sa pinto. Daryl? Yes? I'm sorry for everything, pero ginawa ko lang ito para sa anak natin. I've told you not to talk about. Gusto ko lang malaman mo na kung may iba akong magagawang paraan para mapaayos ang anak natin, ginawa ko na sana. Alam ko naman kung gaano mo siya kamahal, pero wala talaga akong magawa. Kailangan kong ipaglaban ang karapatan niya. Sorry talaga. Hindi na kumibos si Daryl at tumalikod na palabas. Hindi naman kailangan, malaki na ang tiyan mo. Kailangan mo ng mga bagong damit na magiging
maalwan ang pagkilos mo. Anyway, magpahinga ka na. Kakatukin na lang kita kapag dumating na ang in-order kong pagkain para sa dinner natin. Pwede naman akong magluto ng hapunan natin at you need rest. Kalalabas mo pa lang sa ospital. Siya nga pala, next week ay uuwi tayo ng San Dionisio. Mas magiging maayos ang pagkilos mo roon dahil malaki ang bahay at sariwa ang hangin. Isa pa, pinagbakasyon na rin ako ni Papa sa trabaho. Kailangan daw kitang alagaan. Sige na, magpahinga ka na. Nang mapag-isa na sa silid na iyon si Alexandra, napapabuntong hiningang naupo siya sa gilid ng kama habang sapo ang malaking tiyan. Anak, dito na tayo sa unit ng daddy mo. Alam mo, masaya ako para sa iyo. Alam ko kapag napatunayan nila na isa ka ngang Puente Villa, mas magiging maganda ang kalagayan mo. Pero nalulungkot din ako. Alam kong labis siyang nasaktan sa nangyari sa kanila ni Cassie. Pero kung hindi ko naman ginawa iyon, paano ka naman? Isa pa, sana ay dumating ang pagkakataong magawa ko nang sabihin sa kanya ang isa pa sa dahilan kaya napilitan akong guluhin ang kasal nila. Iyon ang natuklasan kong katotohanan na hindi si Cassie ang nararapat na babae para sa kanya. Nang mahiga na sa malambot at malaking kama ang dalaga, kahit paano ay naging magaan ang kanyang kalooban. Madali siyang naidlip. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.